Eh, siyempre, abogado eh. Maraming alam yun eh. Lahat ng against kay Marcos, pinakalaban niya. Lahat naman pwede. Basta magkamparan lahat ng trabaho niya ng maayos. Tignan na lang, sabay-bayan na lang natin kasi mahirap naman mag-judge. May 500,000 ka, pwede kang bumili ng isang painting ko. 1984, si Imelda ang nag-produce na, nag-ano ng painting ko. Siyang nangasiwa para doon sa mga blue light. Hello guys! Welcome po sa ating panibagong content ng My Opinion Matters. For today's video guys, very controversial yung ating topic kasi involved dito yung isa sa mga controversial na tao na tumakbo noong senatorial race sa partido ng ating unit team. Nito ngang June 26, 2023 ay itinalaga ni Pangulong BBM si Attorney Larry Gadon bilang kanyang presidential advisor for poverty alleviation. Sa mga magiging trabaho ni Attorney Larry Gadon ay ang pagbibigay sa ating mahal na Pangulo ng estratehiya, polisiya, kung paano lalabanan yung kahirapan ng ating bansa at kung paano niya mapapaunlad yung mga most vulnerable sector sa ating lipunan. Ngayon, tatanungin natin sa mga tao kung pabor ba sila dun sa pag-appoint ni Pangulong BBM kay Attorney Larry Gadon kasi di ba masyado nga siyang controversial at yung iba is medyo taliwas dun sa ano, taliwas dun sa desisyon ng ating pangulo. Umpisahan na natin guys in 3 2 1. Para sa inyo po, ano po ba yung masasabi niyo dun sa ginawa ni Pangulong BBM na pag-appoint kay Attorney Larry Gadon bilang presidential advisor for poverty alleviation? Siya lang ang dapat i-appoint ni President BBM. Dahil attorney siya. Siya ang makakatulong sa atin. Ano pong masasabi niyo sa pag-appoint po ni Pangulong BBM kay Attorney Larry Gadon bilang presidential advisor for poverty alleviation? Okay, para sa akin, sana lahat naman pwede. Basta magkamparan lahat ng trabaho niya ng maayos. Sana magkamparan niya nga ng maayos at nasa tama. Ano pong masasabi, hello po kuya, ano po yung masasabi nyo? Ano ba yung masasabi nyo na dun sa pag-appoint ni Pangulong BBM kay Attorney Larry Gadon bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation? Siguro, tignan natin kung anong magagawa niya pag inupo siya ni BBM. Tignan na lang, sabay-bayan na lang natin kasi mahirap naman mag-judge. Diba, hindi naman tayo judgmental eh. Okay, kung may magagawa siya, much better, di ba? Pero kung wala, mas maganda, tanggalin na lang siya. Di ba? Ano naman yun? Takawa naman yun. Yun lang. Hindi na natin kung ano magagawa niya. Out. Kung gusto nyo mag-hangout, punta lang kayo sa Empty Stomach, BGC. Hanapin nyo lang si DJ Apollo Reyes. Peace. Ano po yung masasabi nyo dun sa pag-appoint ni Pangulong BBM kay Attorney Larry Gadon bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation? Maganda yung pagka-asalta ng mga presidente. Kasi ang gusto ko sa presidente, magandang layo niya. Magandang word na. Pagka-ahalap buwan. Para tuloy-tuloy ang kanyang mga Pilipino. Sa tingin nyo po ba magiging effective po si Attorney Larry Gadon bilang presidential advisor po ni Pangulong BBM? Pwede. Maganda rin. Ayun. Hello po kuya. Ano po yung masasabi mo dun sa ginawa ni Pangulong BBM na pag-appoint kay Larry, Attorney Larry Gadon bilang presidential advisor for poverty alleviation? Ang masasabi ko po sa nung inano niya si Larry Gadon sa anak na kampana ni Larry Gadon yung ano, mga gampanin ng pagiging ano nga po Western nung kunin Presidential Advisor po. Kumbaga siya po yung mag-a-advise kay Pangulong BBM kung ano po yung maibibigay niyang strategy or polisiya po kung paano malalabanan yung kahirapan po sa ating bansa. Yun yung pangunahing tungkol niya po. Sana magampanan niya po para umunlad yung Pilipinas. Yung lamang ko. Tamat po. 87, 88 na tayo, 88. Hello po tay. So ano po yung masasabi niyo po
about dun sa pag-appoint ni Pangulong BBM kay Attorney Larry Gadon bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation? Para sa akin, tama yun eh. Wala naman siya sinabing, ano eh, panay tama yung sinabi niya eh, na ano. Lahat ng against kay Marcos, pinakalaban niya yung kayamanan ni Marcos. Actually, alam ko rin yun. Alam niya rin na parang brainwash eh. Pero mo, pwede kang magtinda ng yelo sa Alaska. True, brainwash. Ganun ang nangyayari sa atin sa nung EDSA. Kaya yung mga taong nagtakwil kay Marcos ng EDSA, sila ang mahihirap ngayon. Pero may kuryente natin, yung tubig. Wala na si Rosie. Yung mga yung bakal, pinagbili ni ano, itong Port Bonifacio. Bakit hindi na, ano yan, hindi na, yan, si Ramos na yan. Pero si Gadon, tama lahat yung sinabi niya. So sa tingin niyo tayo, magiging effective po ba siya na maging gabinete ni Pangulong BBM? Oo. Bakit po kaya tayo? Eh siyempre, abogado eh, maraming alam yun eh. Saka talagang, ako kasi, talagang kamarkos ako eh. Eh si Gadon. Hanggang sa eleksyon eh, kasama siya ni Bongbong eh. Malaki hirap niya, kaya tama lang. Siyempre, yung mga managupos, yun yung mga against sa Marcos regime. Yeah. Eh? Eh, siyempre, ang bugado eh, maraming alam yun eh. Dahil ako ko siya. Hindi ka man iniwala, naikwento ko kasi yung tungkol kay Nana. Yung pinupuntaan kung kaya tao na yung mahal na ina. Hindi ko alam na, kala ko ako lang yung nakakaalam kay Nana. Dahil din mo, ilang hektare yan. Bigyan ko lang flash po ata ya. 15 hectares, or title yun ha. Hindi ko alam, si Marcos, hindi pala napupunta. During this time. Marcos Duterte, napupunta rin kay Nana. Sino po si Nana, Tay? Eh, yun ang idol ni Marcos, tsaka si ano, Duterte. Mga taga-bundok yun, mga Rizalista yun eh. Eh, si Marcos, hindi natin alam, Rizalista si ano. Kaya ano. Eh, ang inaano ko, bakit hindi nababanggit yung ano, yung tinatag na... yung lihim na wealth ni Marcos, mga gold ni Yamashita, gold ni Hitler, totoo talaga yun. Talagang may ano po sila, may nakatago mga gold. Kasi kasama pa si Nana, nangyulog niya sa Surigao yung ano eh, kaw-kaw na gold ano eh, gold bar. Tatlo lang sila, si Marcos, Tulibas, yun ang head ng Rizalista, tapos si Nana. Hinulog niya sa ano, kahon-kahon na ano, nakashield ha. Pero ngayon, di nababangkit. Utang tayo na utang, sabi, trilyon. Eh, bali wala yun sa pera ni ano, kaya pa, tayo mahirap na kanti, di ba, mahirap. Paano makakautang yung bill. Walang tingin na yan. Dahil may pera, alam ni Duterte. Maraming pera. Eh, kasabihan nga, kahit nga, bigyan ng 1 million, ano, 50 million, bawat sa Pilipino, kulang pa yung sa pera. Kaya, hindi nung magsisinungaling siya, ano, nakuha ko sa, ano, sa tape ko. In-interview yung attorney ng ano, World Bank. Sinabi nga, sino pinakamayaman sa buong mundo? Marcos, si ano rin, magama, si Bush.
nasa ano yan, nasa computer yun, nasa tinanong si Bush, sino pinakamayaman sa buong mundo? Philippines, because of the ano. Kaya kita mo, ito lang ang country na pupunta hapon para idig yung mga, hanggang ngayon, hindi naman lahat ako aniwasot eh, yung mga gold. Tapos si Marcos. May gold na. Oo, gold na yan. Talagang ano, no? Mayaman talaga yung mga Marcos, no? Mayaman. Kaya kita mo, ngayon, build. Hindi nila iniintindi. Kunyari, umuutang. Yun ang interest ng pera. 172 bank binigyan ni Marcos ng gold. Kasi hindi ka pwede mag-imprinta ng pera pag wala kang gold eh. Kaya binigyan ni Marcos. Yun ang ginagastos ngayon ni Bongbong. Kaya pagka nag-travel si Bongbong, kasama yung pumunta siya sa ano eh. Hindi lang. Kaya kita mo, travel and travel. Kaya wala nang tigil yan. Tapos siya, magbibili na ng ano yun. Lager. Mga aeroplano, boat. Wala. Ayun. Si Marcos eh. Nagpupunta doon sa nanay. Mahal na yun ang tawag doon eh. Sipin mo ako binigyan ng 15 hectare for title doon ha. Isa sasama ko sa doon. Yung mahal na yun na yun. Binigyan siya ng lote. Meron akong lote. Ano. Meron akong... Nabigyan po kayo ng lote po? Meron akong ano, resort doon sa Antipolo. Sino po nagbigay? Si Marcos po? Hindi, si binigyan si Marcos ng mahal na yun ha. Yung nana, kinasabi. Ah, yung nana po na sinasabi nyo. Marisa Lisa yun. Sino magbibigay siya ng ganong 15 hectares for title? Ano po ba yan, kaibigan po ni Pangulong Marcos po? Hindi, yun ang sinasamba niya. Mga resalista sila eh. Ah, resalista. Baka pangyarihan yun. Pati MP, hindi makapunta sa bahay, dadaan. Pinagbabawalan ng malay na. Eh, lugar namin, lugar ng MP yun eh. Pero, ni Misa, hindi... Dahil yung pagka nagtayo ka ng mansyon, pupunta sa'yo. Ako kahit sa pera, hindi nila kumahingan eh. 1976. Tagal na, hindi pa ako pinanganak na. 1971, nasa Amerika ako. Yun ako, nag-antrapako, muralist painter. Wow, muralist. Mahirap gawin yun ah, kaya. Painting. Bago ka makakaroon, kung may half, nagpa-paint ka ng ganun? Kung may half million ka, pwede kang bumili ng isang painting ko. O tsaka magastos yung ganun, di ba, Tay? Pag nag-muralist, nag-ano ka, nagpa-paint ka ng mural? Noong 1984, si Imelda nag-produce na, nag-ano ng painting ko. Siyang nangasiwa para doon sa mga Blue Lady. 1984. Ayun, speaking of Blue Lady, kasi ano yun eh, parang mayroon din ako nakausap na senior din po na ano. Yung Blue Lady po, di ba yung parang mga kaibigan po ni Imelda. Former, kaibigan yung, po siya ni Imelda Marcos. Nabanggit din sa akin yan, Blue Lady. Mga close friend daw po ito ni ano, Imelda Marcos po. Eh, kaya... So, may kakilala din po kayong Blue Lady? Oo, oh, sila nga na bumili ng painting ko nung 1984. Wow. Tapos nung show, pagkatapos ng show, inibita ako ni Imelda doon sa kanila. Kasama ko yung mga anak niya, sa kanyang mga bodyguard. Mm-hmm. 1984 yun. Big time pala ko si Tatay. Kakilala yung mga Blue Lady, tsaka si ano... Si former, ano po, First Lady. First Lady, bumili sa akin ng dalawang painting yun eh. May sample po ba kayo ng ano, Tay? May sample ka ng mga painting mo po? Sama kita wala sa bundok, na. Nandun. Ay, nasa bundok. May mga 30. Nandun yung mansion na, no, tayo kang sipo. Tariga doon, ito ako dahil, pareho. Mga idol mo yan, eh, no? Idol mo si, ano po, si Atty. Lariga doon. Pakap tayo, pakap. Pakap. Sige. Anay. Pasyalo niya ako doon sa inyo. Oh, pagkana, pasyalo na. Sige, Tay. Thank you, Tay.